kamakailan ang Royal Tyrrell Museum of Paleontology sa Alberta, Canada ay nag-unveil ng isang dinosaur na sa sobrang husay ng pagkakapreserve ay marami ang nagsabing hindi ito isang fossil kundi isang honest to goodness na dinosaur mummy. Bagaman hindi mo makikita ang mga buto nito, itinuturing pa rin ito ng mga scientist bilang best preserved dinosaur specimen na nahukay sa kasaysayan. Iyon ay dahil sa ang mga buto nito ay natatakpan pa rin ng balat at armor na nanatiling buo o intact 110 million years matapos mamatay ng nilalang. Dahil sa buo pa ang balat, armor at maging ilan sa mga laman-loob nito, namangha ang mga researchers sa halos walang katulad na antas ng preservation nito. Noong panahon na ang dinosaur na ito, na isang miyembro ng bagong tuklas na species na tinatawag na nodosaur ay buhay pa, ito ay isang napakalaking herbivore na may apat na paa na pinoprotektahan ng isang matinik at makapal na armor at tumitimbang ng humigit kumulang 3,000 pounds. Sa ngayon, sa husay ng pagkakapreserve ng mummified nodosaur, tumitimbang pa rin ito ng 2,500 pounds. Misteryo pa rin kung papaano nanatiling buo o intact ang mummified nodosaur na ito. Gayunpaman, iminungkahi ng mga researcher na ang nodosaur ay maaring tinangay ng isang baha sa ilog at dinala patungo sa dagat kung saan ito tuluyang lumubog sa ocean floor. Sa pagdipas ng milyong-milyong taon, binalot ng mga mineral ang balat at armor ng nodosaur. Ito ay maaring makatulong na ipaliwanag kung bakit na-preserve ang nilalang sa isang lifelike na estado. Pero gaano nga ba ka-lifelike ang pinag-uusapan natin dito? Ayon sa mga researcher, sa sobrang husay ng preservation ng nodosaur, nagawa nilang matukoy ang kulay ng balat nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mass spectrometry techniques, nakita ng mga researcher ang mga pigment sa kaliskis ng nodosaur. Base sa kanilang obserbasyon, ang kulay ng nodosaur ay dark reddish brown sa tuktok ng katawan at medyo lighter naman sa ilalim. Iniisip ng mga scientist na ang kulay ng nodosaur ay isang early form ng counter shading, isang pamamaraan ng camouflage na gumagamit ng dalawang tone ng kulay upang protektahan ang isang hayop mula sa mga predator. Dahil nga sa ang dinosaur na ito ay isang herbivore, malaki malamang ang naging role ng kulay nito upang maprotektahan ito sa naglalakihang carnivore noong mga panahon yun. Ang matinding predation sa isang napakalaki at heavily armored dinosaur tulad ng nodosaur ay isang patunay kung gaano kadelikado ang mga predator ng Cretaceous. Bagaman napakahusay ng pagkakapreserve ng mummified nodosaur nito, hindi pa rin naging madali ang prosesong pinagdaanan nito para makuha ang kasalukuyang display form nito. Sa katunayan, unang natuklasan ang nilalang noong 2011 matapos aksidenteng matagpuan ng dalawang minero ang specimen habang naghuhukay sa mga oil sands sa Alberta, Canada. Mula noong sandaling iyon, gumugol ang mga researcher ng 7,000 oras sa loob ng 6 na taon upang maingat na alisin ang mga nakapalibot na bato sa mummified nodosaur at ihanda ito para i-display sa Royal Tyrrell Museum. Sa ngayon, may pagkakataon na sa wakas ang mga visitors ng museum na sulyapan ang closest thing sa isang real-life dinosaur na ngayon pa lang makikita ng mundo. So that's it. Ikaw katropa, namangha ka rin ba sa mummified nodosaur na ito? Comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Goodbye!